Kaya na ko sa listahan niya, no? Agi na sige taglaulaan, hawa na. Huwag niyo na po na ko ang listahan, no? So, dili sa itong kami ng hutuluan, ato official ninyo. Nagkanting salamat ninyo ni Joe Bisan. Of course, mga kaubanan dili, ato mabasa niyo ilang mga names later para ato ma-acknowledge. And then, magpasalamat kita. O, labi na gayod kang manager, Mr. Gold Fabriga, sa Camila Hotel One. Kanunay nga, nag-abi-abi na to, Lindy. Karon fully booked kayo sila, ang Camila Hotel One, no? Then, guwapo ka itong ambience, exclusive kayo kita. Dili, ipahalo na sa ito ang kapihan sa Dipolog. And that is, every Sunday from 9 to 11 o'clock in the morning. And, live kita, pinaagi sa Radio Mindanao Network, DXDR 92.1 AM, o rin naman sa IFM 94.1. Of course, live streaming, www.rmindipolog.tv.com. Uploaded kita sa YouTube every week. Click lang, diyan sa YouTube ang kapihan sa Dipolog. Makita ninyo ang tanan at mga guests sa matag Domingo na tanan sa atong pakiguban, sa ato ang mga bisita sa kapihan sa Dipolog. The only public affairs program here in Dipolog City, Lapiran City, and in the entire province of Zamboanga del Norte, and all over the world, we have our viewers sa tanan, sa tibuok, kalibutan. Good morning, good afternoon, good evening, kanatong tanan. And this time around, kay Himana Matagibod Suroy, next Sunday, atong galitas dapitan, para masupport po kita, invitado kita dito, alang sa kapistahan sa Senior Santiago, no? Pinagi kang Dapitan City Tourism Officer, Apple Marie Agulog, of course, pinagi sa pamunuan ni Vice Mayor Atty. Ruben Cab, umiman kang Mayor Rosalina Nini Halos-Ros. Ato mga friendship guest Dapitan, silang Ronnie Harapan, City Information Officer, of course, si Consial Alumalo Dapin, atong panelist sa Kapiyan sa Dipolog, ang dot mo present ko to karun, kay murang busy kay sa iyang life. And then of course si City Administrator Wilbert Magalian, Susan Impinado, ang livelihood center in charge diya sa Putan City, kung inuman kang sayurin katangan atong amigo na City Agriculturista sa Putan City. Mako na itong masuki diya, kanina yung nagsuportal sa itong kapihan sa Dipolog. And this is ABS 22 mong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog, magkikauban na sabihin nyo sulod sa duwa katak na pakig-ambit, pakig-sayod kaninyo alang sa atong mga daghanan na mga anal na isgutanan sa atong katilingban. And this time around, ang bahin sa later, hindi kayo ka-explain, but we have our guest with us, nagikan sa, so far lang nga sa atong libawan, LGBTQ. Daghan ko ng simpangan nila mo later, i-explain nila. Pero for me, sa ako ang ito knowledge nga, LGBTQ is lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Pero later on, daghan ko na siya ng mga additional, no? So, welcome, tantanan, because for me, ang ngayon na itong hisgutahan, makasabot kita sa usag-usa, kung sa itong sexual na choices, orientation, uguban pa, we do not discriminate each other, no? Uguban sa inyong mga sexual preferences, because we are all children of God. Sa mara, gina po ng akong baruganan. Muna nga, welcome karon ang itong mga guest dito sa LGBTQ, no? Sa itong katilingban. And before nato na sila i-acknowledge, before tam discuss ba yung ana, ako na nga hiskutan bakbit, pasalamat ang ato ang guest sa miaging Domingo, si Engineer Alan Bakatan, kauban si ang mga sakop dito sa PESDA, Ulingan, Barangay Ulingan, Dipolog City, nga dito ta nag-live sa Dipolog School of Fisheries, si Ma'am Rosella Darcera, of course. So, daghan kayong salamat sa PESDA. And atong pasalamatan karon ang atong mga sponsors ang may nagdulaw kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo na tanan, because without them we are nothing. Nagsalamat na to kang Attorney Senan Alvis Angeles, ang atong Vice Governor or Presiding Officer sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Nagsalamat na to kang Mr. Henry Pichonero, Assistant Labor Attaché sa Department of Labor and Employment, Kuala Lumpur, Malaysia. Nagkasalamat na to kang Atty. John Hendrick Valuser, Municipal Mayor sa Rojas, Zamboanga del Norte. Nagkasalamat na to sa JJMP
fruit nursery ang nabuyar, na maligya sa nilay ng mga klase nga fruit seedlings, sa wasla mga presyo, o ngayon na maligya usab sila sa coconut lumbers, sa barato lamang mga presyo. Ang namin buta sa Barangay Lingasad, sa Lungsod, sa Planco, sa Buanga del Norte, o ang Adeno Branch, dini sa Barangay Galas, Tacloan, Silipolo. It is owned and managed by Mr. and Mrs. Porterio D. Cesario. Nagsalamat na ito sa Chinese Marketing, na maligya sa nilay ng mga klase, sa inyong mga spare parts, sa inyong mga sakyanan, o ganyan lang ang motor parts, no? Ang namin buta sa Quezon Avenue, ang Dacloan, Silipolo. Ni panagiyano di dumala ni kani ni putak barangay chairman o kani ni polo kumsinal Janus Yu na matawag sa telepono number 212-1148. Daging salamat na ito nga Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Daging salamat na ito kang Roger William and Jennifer King sa Alma County, Northern Ireland. Daging salamat na ito kang Congresswoman Glenna G. Labadlabad, member House of Representatives, 2nd District sa Buanga del Norte. Dagang salamat sa National Grid Corporation of the Philippines, kung NGCP, at ang partner sa kapinan sa Dipolog, pinali ka Ms. Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Specialist na nagabasi sa Iligan City. At nga na ito ang umaabot na 50 billion na project, ang Visayas Mindanao Interconnection Project na ipinutan sa NGCP. Magkonektar sa Visayas o Mindanao. So, thank you so much, National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi sa Presidente ani nga si Mr. Anthony Almeida, o ingin ang Chairman na si Mr. Henry C. Jr. Of course, at pasalamatan si Attorney Cynthia Alabanza, ang spokesperson sa NGCP nga. Pulang malingyo na ang ato po sa ikauban o ma-interview na po. Lagi salamat na ito kami ngayon at ang Lord Bridget L.V. sa Municipal Mayor sa Lungsod sa Pulangko sa Buanga del Norte, kanunay na supporter sa Kapingan sa Ibalong Usan na ito kang Vice Mayor Alfredo Baiti, Presiding Officer sa Sangguniang Bayan Lungsod sa Pulangko sa Buanga del Norte. And ako masalamatan kayo with all my hearts si Engineer Gilbert Cruz at ang parenthesis na diha sa Petra Cement Incorporated sa Lower Elasan Buha sa Buanga del Norte. Pinagi sa iya ang intercession, no? Pinagi siyang tabang na ito sa NGCP Top Guns. Dagan kayo salamat, Engineer Gilbert Cruz. Dagan salamat sa mga ito sa Strong City Food Terminal operated by Cassava Growers and Processors Association sa Dakbayan sa Dapitan. Nangaligyan sa nilay ng mga labihan kay mga produkto sa kaumahan. Pinausap ang Cassava Chips, kasaba puto, binigit, o gubanta sa abos lang mga presyo, lamihan kayo. And ang namin utang sa Dampa, ilang mga baligyang o diyan sa Livelihood Center, ang namin utang sa Local Government Center sa Dakbayan sa Dapitan, pagita lang si Ms. Susan Empunado, ang Livelihood Center in charge. Dagan salamat na ito kang Police Superintendent Darwin S. Rafael, ang atong OIC Chief of Police sa Dipolog City, alam niya ito ang habol na tarpulin. Salamat kayo, no? Dahil salamat sa mga tokang ito ni Kusinche M. Paltagan Jr. ang ating legal consultant sa Kapihan sa Ibolo. Atong pasalamat sa mga ito sa Fresh Off the Box Boutique na maligya sa nilain ng mga imported items like bags, clothes, perfumes, o kung ang tasabos lang mga presyo na namin itang liyo sa City Hall, ng Dakbayan sa Ibolo. And happy viewing ito kang Norma Caballero, Jaime and Vicky Caballero, tayo ng sila mga anak na si James at si Manta Caballero sa Ontario, Canada. And baby Aretha, pahinti ito mo sa Brampton, Ontario, Canada. We love you. Take care. We have a bless from Papa Ariel and Kuya RD. And greetings to Mr. Vicente Chamson, San Diego, Jersey, USA. Dili natin kalimutan mo na pasalamatan na itong IT director na si Silbert Adiate Condubeyano ang may nagdala sa itong live streaming uniman sa ito ang sa YouTube na ito account sa Kapinan sa Dipolog. O rin naman si Taxi Lumba na simultaneous broadcast na may nagdala sa itong tingog sa Kahinginan sa Radio Mindanao Network VXL na 981 o rin naman IFM 94.1 dito sa itong broadcast center. To adito si Mr. Danny Luog at ang station manager na si Mr. Richard Edgar Daguno, si Roger Bumira, o yung naman si Marby Libres. And at ang ipaabot ito mga panelists, karamutaga, mutunga sila, o dili busy ilang life,
Principal Attorney Rebel Ligorio sa Bicolan City, Board Member Emilio Boyle, Principal Salapitan, Alimarlo Dagpin, Dayon. And of course, ang ato ang CPA panelist bika sa Department of Trade and Industry na nag-monitor ka na ito matag Domingo Gatanan, kaya ito gikaminganan, hopefully, makauban na nato ito home, pero yung suporta kanunay anaas ng apiyan sa Dipolog, matod pa na yung heart and mind belongs to Kapian sa Dipolog, especially on a Sunday morning. So, good morning, and how are you today, Mr. Julius Salaveria? Naano din yung mga friendship silang Philomere Baez. And, of course, budget lang guys, ha? Atong basahin ninyo ang mga activities para sa tanan, no? Sa umaabot na kapustahan sa Dakbayan sa Rapitan. Kinabayo Festival 2018. Karon ang mga schedule of activities, July 16, that is tomorrow, Monday, 4 a.m., Diana Recorrida. Tapos 3 p.m., Parada sa Patron. Alas 5, Jornada and Holy Rosary. Tapos 5:30 p.m., Novena. 6 p.m., Holy Mass. Tapos 7 p.m., launching of Kinabayo 2018 and opening program. Free dancing competition, drum, lyre, and bugle corps competition diha sa Dapitan City Plaza. And it will happen tomorrow, July 16, Monday. Pagkagabiin ay fiesta sa Nayon, tapos Jetta Ballet Performing Arts. Sa July 17, that is on a Tuesday, 4 a.m., again, Diana Recorrida, tapos Jornada and Holy Rosary, Novena, Masulod, Holy Mass, dayon pagkagabi, fiesta sa Nayon, dayon JRM Issue Night sa pagkagabi. July 18, Wednesday, the same activities the whole day, pero pagkagabi ang songwriting competition na diha gipahimutang sa Cultural Center. So, 6 p.m. na sa July 18, Wednesday. Pagka July 19, that is a Thursday, the same activities, pagkagabi ang Miss Dapitan 2018 pre-pageant night, no? Diha sa Barrio Uno Center Stage, Gloria di Dapitan. So, ato ni atuon kay har makita ta dibo kayo. And July 20, that is a Friday, the same gihapon ang mga activities anaday. July 20 lahi na po di ay, no? Festival of Talents, Sulat Tanghal, Dereko Ganap Mo, Siniliksik, Editing, Pintahusay, Manik, Aninong Bulaan, Likawitan, Siniliksik, Film Viewing, Dagliang Talumpati, Interpretatibong Pagbasa, Pop Quiz, Poster Making, Essay Writing, Jingle Writing, and Singing sa Dapitan City National High School. And then Techno Olympics, Electronics Products, Assembly and Servicing, Electrical Installation and Maintenance, Cookery, Dressmaking, Beauty Care, Food Processing, Bango Sardines, Food Processing, Mango Jam, anay pahimutang sa Sulangon National High School. And then Web Page Designing sa Dapitan City National High School. Kanina mo ni ang July 20, that is on a Friday. Pag-abot sa July 21, that is a Saturday, the same ang activities, Tennis Tabo, Jornada, Holy Rosary, pagkagabi ang Invitational Mixed Martial Arts diha sa Barangay Uno Center Stage sa Gloria di Dapitan. That is on Saturday, July 21, 2018. Pagka July 22, Sunday, the same activity, pero anang ang uban, pero anang alas 8 sa buntag, ana ay motocross diha sa Dampa, no? July 22, that is this coming Sunday. 9 o'clock, live kita dito sa Kapihan sa Dipolog, sa Dipolog, Dapitan City Tourism Office, no? Katong Ancestral House, dito ta mag-live sa Kapihan sa Dipolog, 9 o'clock, July 22, this coming Sunday.
Ang atong guest, matugpad ni Madam Apple Marie Agulong, ang guest sa Kapiyan sa Dipolog mao ang mga world champ dancers. Ang XB Jensen, my guest sa Kapiyan sa Dipolog, kauban ang katong mapahigayon sa Fluvial Parade, the first Fluvial Parade na ipahigayon sa Kinabayo Festival. Mauna nod, and then July 23, Monday, padayon gyapon sa mga activities, and then pagkagabi, Miss Dapitan 2018 Coronation Night. Na diha ipaybutang sa Dapitan City Multipurpose Cultural and Sports Center. And then sa July 24, that is on a Tuesday, padayon ang mga kalihukan, pero ang importante diri kaning 6 o'clock a.m. Fluvial Pilgrimage, no? From Dipolog Cathedral Parish Church. Diri sa atong Dipolog City Church, no? Holy Rosary Cathedral, paingon sa Bara Fishport, padulong sa Bagting Fishport, padulong na dayon sa Dapitan Parish Church in commemoration of the passage of the body of St. James from Jerusalem after his martyrdom to Compostela, Spain. Maka na ang July 24, kapistahan na ni siya, 6 a.m. Dili, dispiras pa din eh. July 24, dispiras 6 a.m. Fluvial Parade. Dayon, pagkaalas 8, horse racing competition sa Santa Cruz Beach. Dayon, 9 o'clock, Holy Mass and pahalok sa relikyas. And then 10 a.m., Sangka 3, Indigay sa Patik, Invitational Tattoo Competition. Ipahimutan sa Dapitan City Plaza, 12 noon, patunog, sinug, and lua. Mamani akitong maghalad mga bulak, no? Itong mga parpagayo, diha sa Dapitan City Plaza o Cathedral. Then pagkalauna, drum lyre and bugle corps competition sa Dapitan City Plaza. And pagkagabi ang grand procession and fireworks. Wow! Procession of St. James and Our Lady of the Pillar with the patron saints of chapels, parishes, and families. Mauna sa July 24, Tuesday. Pagka July 25, Wednesday, kapistahan sa Dakbayan sa Dapitan. Of course, napuno kini og santos na misa. Halad na to sa tulabaw nga makagagahom. And then, 1 o'clock, Horses on Parade, Miss Dapitan 2018 Street Dancing Competition. Diha sa JRMSU Main Campus Sports Arena. And then, pagkahapon, mga misa gihapon, halad sa atong labaw nga makagagahom. And then, pagkalas 8 sa gabi, Cosmic Circle, Dapitan City Plaza. So, mao kato ang mga kalihukan nga ipahigayon sa Dakbayan sa Dapitan alang sa Kinabayo Festival 2018. So daghan kayong salamat. Mangadto kitang tanan kay daghan kayong mga activities diha o bibo kay sa tanan labi na ang ilang kapistahan. Galing kay magbagulbol ang usahay ang uban tang Dapitan kay og pista kuno sa Dipolog, wala kuno imong imbitar. Pero pista sa Dapitan apuno kay ang taga Dipolog manghugot dito sa Dapitan, di ba? Filamer? Oh, tinuod jud kay na mo na. So, okay. So daghan kay salamat, no? Ako na i-greet si Joy Hisulga diha sa Apel Torno or sa Lugdungan Barod si Joy. Kaya siya i-greet jud kon ko kay maminaw daw sila sa LGBTQ, no? Si Marian Tenorio sa Apel Torno, of course si Joy Hisulga naminaw karong sila bahin ani atong very important nga discussion, no? So let's start the ball rolling, no? First and foremost, akong acknowledge diri ang first to arrive, no? Si Mr. Philomer Baez, ang ato ang head sa Red Life Advocates, no? Diri sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Okay na, nakauna, Philomer. Mr. Philomer Baez, how do I address you? Okay ra. Okay. Philomer Baez, ang atong friendship, no? Ato maning yung di man ta batch, no?
sa Andres Bonifacio College. Okay, sige. Ma'am, go ahead please. Okay, good morning ma'am. And welcome back to Kapihan sa Dipolog. This is the second time second around. Time. Okay, go. Okay. So may buntag sa tanan, good morning, may gabi, usa pa may utto, yes. Kay live streaming man ta. So may buntag sa tanan sa nakakita sa atong live streaming, naminaw sa radio. Ako si Philomer Baez, ang anyong presidente sa Red Life Advocates. Kauban na ako ang atong vice president, ang atong secretary sa atong Red Life Advocates sa Norte. Sa makausap pa, among gipadayag nga gikan sa miaging upat ka tuig. Kaya maglima naman tayo kakaroon, nagpadayon gihapon ang Red Life Advocates sa pag-roll out sa conduct of advocacy awareness campaign sa atong mga kabarangayan, munisipyo, mga eskwelahan, sa tanang mga areas, mga tao nga pwede na itong hatagan sa information about TB, HIV and AIDS. Kaya yes. Ang gikolaborate na nato na Sir Ma'am Edith, gakolaborate ang atong TB program o atong okay. HIV, kinuyugan sa ato ang Department of Health. Kaya, yes. Kaya ito nang i-discuss on niya, no? Basta kaya among programa sa Red Life Advocates, TB, HIV awareness campaign. Yeah. So, mawakin niyo sa isip paunang greeting. Yes. O pagpadayag, salamat kami sa DXDR, kanimo o sa imong makauban, nga sa ikaduhang higayon, ang Red Life Advocates, wala lang din si Ma'am Abby, no? Yes. Gihatagan nimo og invitasyon aron mapadayag nato unsa ang makalambuan, unsa nay nahitabo, unsa nay nadangatan sa atong unang pag-kick off sa ato ang Red Life Advocates sa Buanga del Norte. Okay, thank you so much, no? Ako na i-greet si Ma'am Wilma Bulahan sa Provincial Health Office. Okay, gamonitor nato si Joanna Losada sa Provincial Social Work and Development Social Welfare and Development Office. Okay, so muna sila ang tabang na itong contact para sa Red Life Advocates. And second to arrive is Mr. Michael Zambrano. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Yes, good morning Dipolog City, Zamboanga del Norte, and sa tanang mga naminaw sa tibuok kalibutan. Salamat kayo na invite me ni mo to Ma'am. Actually, ako ang Vice President sa Red Life Advocates. So, naglibot nami sa entire Zamboanga del Norte sa pagkadak og advocacy because we don't want ang ato ang probinsya nga makategory A na. So dapat kay information man good, information dissemination ang importante, edukasyon, maorganisay bullet sa mga tao to get rid away with the virus para mapakgang nato ang pagdaghan jud sa mga cases nato diri sa ato ang probinsya, especially sa Dipolog City. Okay, thank you so much. And we have also with us atong president sa LGBTQIIA. So to, okay. Si Maria Novi Patangan alias Tabing Patangan. Good morning. Hello, Tabing. Good morning. And welcome to Kapihan sa Dipolog. Welcome to. Sa tanan nga naminaw nini karon atong programa Kapihan sa Dipolog. Hangtod karon kapadayon. Thank you ma'am sa inyohang ipasaugayan nga aron kini mahibaw-an sa tanan kun unsay angay mahibaw-an sa atong Dipolog noon o labi na itong kaasagawa sa atong nasod. O usab ako si Tabing Patangan, Tito Bong. Ako ang president sa atong LGBT from 2012 until now, pero sad to say nga murag na inactive ni me because of some reason. So kanatong tanan, maing buntag, ang God bless us all. Thank you so much, Tabing. And of course, we have with us si Jan Luis Gallardo. Good morning. Okay, and this is your second time around, no? First, with the red light. Yeah, yes. Yeah. Okay, second time around. Welcome back to Kapihan sa Dipolog. Okay, may buntag sa tanan, no? Ako rin si Jan Luis Jingle Gallardo, ang secretary sa Red Life Advocate. At the same time, ako po lang secretary sa LGBTQ organization sa Tibok Zamboanga del Norte. At the same time, napo ko sa program sa tuberculosis program under sa Global Fund, detailed ko sa Department of Health Provincial Office. So, daghan kayong salamat sa DR, sa ilang lihatag na pagtagad na mahatag na mo ang mga informasyon na ngayon namang mahatag din sa ito sa kahanginan. So, may buntag. Okay, thank you so much, no? Kanto ka Ophelia Reganion kayo, naminaw po karoon ba ni Magdulia, ni Marley o si June Reganion. Okay, good morning. Daghan kayo nag-monitor. Si Joy Sunga, si Mary Antinolio. Yes, it's a shadow. Okay, what's in a name? Okay, what's in a name? LGBTQ, sa to? IIA. Okay, inahinay na to niya, arong sabtan sa tanan. We have 2 hours.
What's your name? LGBTQIIA. IAAP. Sus, mahulot ng tagoy ang tanan nga. Kung ang tanan letter sa alphabet sa ani. No? Okay, so. LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender, and transsexual, TT, Q, queer. Questioning Q. Intersex. Intersex I. Ally. Ally A. Asexual. Asexual A. And unsexual you, pansexual P, LGBTQ, TT, II, AAP. Whoa! Kapito, mahurot ang alphabet na to. Okay, so, muratin mo no, what's it na rin? Ganun kinanglan mo, gina siya na i-distinguish na to from each other. Okay. Briefly, kay murag mo konti ta no sa panahon. So briefly, ano kinahanglan ta mo distinguish ang LGBTQ, TT, IIAAP sa atong ang komunidad, sa atong sosyedad. Kay atong ibabalik ni sa una, duha mo na dali, di ba? Biblical o uban pa, male, female, okay? So, pag-abot dito sa mga legal papers, dito, sex, male, female, check na ka dito. Pero, karoon kay millennials naman ta, age of technology, daghan na ta nga, di pang acknowledge na sa itong society, hindi niya pwede na ito na ato lang silang ipadaklin because ako yung dali na, we are all children of God. So, ako na nga, you have your place in our world, in our society. So, Philomar, please. What's your name? What's up there, Jimmy? Okay, una muna, ang ipasabot, kapilini ang itawag, what's your name? Kinahanglan mo yun, ma-identify ako sa identity sa ako sa katao, kahit ang atong gender, hindi lamang name and female. Okay. Or, ano, kaya kanagalan ba dapat, may bawat sa katauhan na ano na kita karoy, suji. Ang suji is sexual orientation, gender identification, and expression. So, kaya, mahinto ba na ito, makinili atong itawag, sexuality is so fluid. Pili lamang kanila katahon. So, kini LGBTIQQAAP, mo kanila ang mga itawag o kategori diin okay. Makon ako sa kataw. Sa iyang pagkanak. Sa iyang pagkaborning. Okay. O yeah, ang borning. Or born female. So, kini, ato unahon ang letter L. Okay. Lesbian. Ang lesbian, mo kini ang born female, but then ang yung attraction pagkanak po niya, to the same sex. So, mo kanay lesbian or lesbianism. Ang B and G, or gay. Ang G stands for gay. Ang gay, di pasabot ni hindi nga ako sa katao, born male. Pero pagkada ko niya, ang iyang itong attraction to the same sex na lalaki. Laki na laki. Dili po kayo homosexual or gay. No? Kaya lahi na po na siya na identification, lahi na po na siya yung kategori ka ng dito gay. Okay. Oo, that is lesbianism. So ang usa ka gay na na-attract sa straight guy mo kanay purely gay. Okay. Oh. In strict lingo, lesbian is babae, ipanganak babae. But in strict lingo, lesbian is tomboy. Tomboy. Okay. Oh. Ang lesbian gay is ang homosexual. Homosexual kanang tawo na to nga baling-baling. Baling. Okay. Oh. Ang wala baling-baling ha. Oh, baling jo siya. Oh. Sorry. Wala 50-50. Okay. Okay. Kaya board ka o pa. Okay. So, baling. Baling. Okay. Ang kanang explain mo God. So, parang mo sabtan ko. Ilabi na sa itong may napang mga kabataan mo sa akin. Oo. Wala tayo discrimination. Yes. Okay. So, L is lesbian. In street lingo, that is? Tumboy. Bisexual, and gay is babing. Okay. Bisexual, B. Ang bisexual, ang pasabot ni ini, born female or usaman. Male. Pero ang main attraction, duha ka buo. Duha? Oo. Sa babae, sa lalaki. Sa tawag na tuwan ni sa ato ang kwan? Double blade sa ato common na okay, lingo. Double blade, okay. Double blade sa ato common na lingo. Okay. Kaya muna yung bisexual. Okay. Ang kanan ito, transgender. Transgender, letter T, ang unang letter T, transgender. Okay. Ang ipasabot din, kinagharapan yung dili magkabali-bali ang ilang panabot. Ang transgender, may kang transgender woman. Ang ipasabot ni, born male, pero wala pa siya operahe.
So ang iyang kinatawag nga lalaki naa pa nagpabilin kaniya. Pero ang iyang dress up, ang iyang pag-feel, ang iyang feeling, ang iyang pag-make up sa nina babae. Is that what we call the cross-dresser? Cross-dresser. Okay. Pero ang exact term ana is transgender woman. Okay. Okay. Kaya wala niya, wala siya nag sexual operation. Ang iyang natural niya na inborn niya na pagkatao niya naara, pero nagbinabayin lang siya. Nagbinabayin siya, yung feeling, binabayin, yes, attraction, yes. Nato sa lalaki, o a woman, a woman trapped in a man's body. Okay, so, yes. Okay, that's the tawag ko. A woman trapped in a man's body. Okay. O not transgender woman. Kung hindi ka transsexual, ang usap ka babae, transsexual. Transsexual woman. Okay. So, humanas siya kuha, ang iyong kinatawag, i-change na into kinatawag sa babae. Sexual operation. Sexual operation. Mga isang bibigyan ng hari. Yes, okay. Mga kanagitawag ko like Lady Valerie. Oh, Lady Valerie, yeah. So, okay. Mga sila yung mga transsexual women. Okay. So, kanaga itong itawag ko Q. 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 Queer. 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 Mga umbrella. And the word queer is an umbrella term for all the identity sa mga itawag ko na nabilong sa LGBT community. Maka-project siya lalaki, maka-project siya binabay, maka-project siya trans, so that ka lang iya to. Dili ka makasapot sa iya. Kaya alanganin. Ah, kukanan mo na kalibugan. Kalibugan, oh, alanganin. Oh. Okay. Queer eyes for a straight guy. Ano? So katong sa Q, morning questioning na. Questioning. Ang questioning from the word question. Until sa pagkakaroon, na-questioning siya na tilong, nag-discover, ga-explore pa siya, asa yun siya. Ano na yung alanganin? Oh, muna yung questioning. Oh, questioning. Questioning. Okay. Okay. Kaya ang letter I, muna ko yung tawag intersex. Intersex. Ang ipasabot din yung intersex, yung kataw niya, duha ang iyang kinatawo. Ah, hermaphrodite. So, kala siya yung itawag yung intersex. Okay. Oo, oh, yan. Kasi yung mga nag-aarap yun. Kaya tayo nga, pag-examine ko wala kay Naamodin na. Buangkan. So, ang lalaki na ipapilin yung babae may close. Okay. Kung ang usapod ka baba o sa kabata nga wala na-asit ang kuhang kan, dahil kwaon ang sa lalaki, ipabilin ang sa babae. Araw manganak siya. Oo. Okay. May duha man ko niya. Oo. Okay. Ang sunod, kanyang tawag o letter A. Ang letter A is ally. Ally. Hindi siya homosexual, hindi siya, wala siya, pero supportive siya sa community, sa LGBT community. Wala insulting nga sa intuition, but then, support siya sa unsay na sa community on LGBT. O ally, murabag ka, kung ikaw, dupolog, ally nimo ang next ka, municipio, supporta. Pero sa'yo personal, walay identification. Walay identification sa pagkatao. Sinabong kay siya. Alay, support lang din siya. Support lang siya. Okay. Okay. Sige, go. Kaya, letter A. Next A. Asexual. Asexual. Mao kani, wala na siya desire, wala siya attraction sa opposite sex or sa same sex. Wala siya, murag wala na gana. Ngana ang pasabot sa sexual. More on other concerns. Kung gimali, concerns sa community on HIV program, on TV program, on development, enhancement. Pero when it comes to sex, wala na siya yung desire. That is what you call asexual. Okay, asexual. The next letter A. Mato asexual, alay asexual. Ang letter B, last na letter P, mo ka rin pansexual. Ang sabi ng pansexual? Opposite po niya sa asexual. Tandaan ko niyang gusto, mababae, malalaki, ma-homosexual, for as long as gusto ka, o where to, your place or my place, o type mo, okay, go. Wala ito, pansexual, walay pilihan, walay pilihan, walay pasayon. Dimension ni mo, explain na ni mo, no? About queer, intersex, and then, what's that called? Ally, asexual, and pansexual. How about if, harap kita magkalibog-libog, especially ka lang sa atong mga, sa atong society mo ba, within? How about kung, ito na lang i-categorize under sa Q, sa queer? Queer? Oh, okay. Na, nabilong na mag-uchya ko. Dili pa lang kaya ako ba magpabilib like ang transgender? Dili man ani mo basuntik queer kay nag-project niya. No. From the queer category, queer, IIAAP. Kana lang. Kita mo ko ba? Sige. Ah, based ako ang itawag ko mga survey nakita tapos
dili jud na pwede maging queer. Kay namamit sila yung itawag kong identification. Ay, dali na jud ko. Papa-identify oh, sila. Ako, okay. Ragod ko. They want to be recognized oh, also for what they are. For what they are, who they are. Oh. Okay. Kay limang okay. Kanaboy, tumboy. Di man sa pinahan mo, tawag kong tumboy. Kay we, I am gay. Yun nga, attracted to those same gay. Ano ka lang, kay naamantay itawag kong lesbianism sa mga lalaki. Ang homosexual attracted to another homosexual is lesbianism. Unya ko ba na anak, ginag kasabot. Kay, huy, inunitag, huy ko anak. So, really, because wala pa yung mapasabot o kunsa ang education on, information on the LGBT community. So, ang expected anak na resulta, discrimination, kanang misconstrued ang imong identity. So, nandiyan ang paglait-lait. So, kala siya, usana sa among emphasize, appeal na sa among mga lecture-lecture sa kabaranggayan, kanang suji, sexual orientation, gender identification, and expression. Okay. Anything you can add, John Luis? So, with regards sa ito ang LGBTQ o ang dumag pa nyo, muna siya nga, produce ni ma, ang ato ang mga nakabutang sa to is LGBTQ lang man yun, no? So naduwagan na yun na siya glain, kaya ang ato yung mga uban na mga individual, gusto yun sila, managin sila ila ang kaugaling ng identification. Muna nga nagkadumag na siya from LGBTQ lang, so nanay na dumag diha nga ang I, mga E, o ang P pa. So from now on, diba, ito yung takabalo nga, kung paano na pa yung madugag. Kay previous stage sa pila ka tuigan, ato ba yung himawan is LGBTQ raman yun. Ah, LGBT na gani. Oo, siguro na ito LGBT na gani. So, sa inaana, sa mula ba na ang mga panahon, magkaabot ang panahon nga, doon na dyutay madungag na po yung mga identification sa ato ang mga kauban sa LGBTQ community. Muna siya dyan ang ato at yung sinati kung ato yung hatagan o identification ng isa ka-individual. Okay, Michael, Sobrano? Yes, nasa po ito nga kay, actually, katong ni Sir Phil kanina, ang transgender woman naman good. So, ang transgender man sad, born na sila na female, may dress like a male, so mo na sila, pero naarga po na nila ang pinatawag na pabay ng organ. So, mo na siya ang transgender. And then, yung cross-dresser man good, it applies with the men and women. So, general na siya na term for the two. But if you have to identify transgender women, naging lalaki siya, mag-dress siya women, and transgender men, babae siya, mag-dress siya o men, as men. Okay, babae man siya na tao. And then, discrimination, ako lang ibo na i-emphasize ang discrimination. Diyan na musulod ang discrimination. If ang isa ka tao, wala siya ni-disclose sa ilang gender, laing na tao ni istorya. So that's discrimination. It is only the person himself or herself na maingon sa iyang gender. Kasi siya man ay nakapatian na siya may nakapil ana na. Otherwise, if you cannot say something na wala niya di-disclose sa imo ang ikaw, lesbian ka without her telling you na lesbian siya, that would be discrimination. Di ba? Tama na. Okay. Tabi, finally, sige. Sampos ako ikasun regarding sa imong istorya. So, Michael, kanang mo discriminate mo sila rin. Laing tao na lang yun. Okay. Dili manggut sila. One reason po ni Ana good is ang family. Ngayon, dili makalawa. Ang pamilya. Ang okay. Ana, ang imong pagkatao. Based on my experience. Okay. So, dili ka daw ang pamilya. Sila na. Okay. Tabi and Michael. So, are you proud? Of who you are. Very proud. Okay. Yes. If you are proud of who you are at this time, kanang na-multiply ba ninyo yung grupo? Na inyo ba napa-recruit ba? I mean to say na, katong mga nasalaag po daw na wala ka po sabot sila pagalingon, na they want to belong. Kaya wala sa sense of belongingness, no? Inyo ba kini na sa pupo? Hey, come on guys, dirita. Kay kuan ta diri may dita ana in pan la kay kuan ana na. So who will answer first? Okay, dirita. Nakatawa lang ko. Nakatawa lang ko sa term. Then we si Pilar sa dito. Okay, ma'am. Nakatawa lang ko sa term na recruitment. Okay, in the first place, ako honestly ako hakay. Actually, lalaki ko sa una. And then nobody recruits me. Wala din recruit sa ako. Oy, magkuan din. It's because
ang imo feeling, you know, I think this is high time ako istorya. Okay, oh my god. So, kuan magulo siya. Actually, dili magud ka pwede i-record because ikaw may nagdala sa imong feeling. Yes, and you will not be happy if magtago or ka sa imong closet and it is only you nga makarealize. Nobody can tell you, nobody can dictate you. Otherwise, ikaw may mag-suffer, di ba? Hindi man na pwede nga isa ka tao mo decision for another person, di ba? Isa ka tao. Then ikaw na dyan mismo, ang magawas kay it's because, and then you have to fight, kung di magay kadawat sa imong pamilya, kanang time actually, nagina siya ay kanang oras na, or even, it will take time na madawat kanila because no matter what, unsa ka, part ka sa ilang pamilya. Part ka sa imong pamilya and nobody can understand you except your family first. Okay, tabin. Imo kay wa makadawat yung family. So, unsa ba dito to come out? And because you are happy and you are proud now. Okay. Proud yung nga yung ani kwam since birth nung gini akong pagkainan. The best, ako na po na experience baka, wag yun ako ipagawas ang akong pagka. Unsa ko, murag empty gid kaya akong kagalingan, murag dili ko happy, murag layo na gid sa tinuod. Watay kay sila niya, yung ani ka. So, ako yung gipakuan nga, sila yung ipadiscover nga, unsa yung makita sa akong pagkatao. So, araw makasupport na po ko, unsa yung ilang ikaingat po sa kuha. Pero sa akong na tanaw ron kay pagkahimo ng presidente sa LGBT mam usa na gyud ko nga nilad-lad na gyud ko kay nanay ko kay ako tago-tago ra gyud ta to pero di pag mahimo nitong finish na akong taguan it is hard to express love but still it is harder to hide it. Okay, tapi congratulations ha. Congratulations. Yeah. Okay, sa welcome part. Sharing session. Sharing session. Ako since since birth kabalo na jud ko unsang ako ang feeling so din dihan ata imong nga pugna nato nga ma-express kay agi sa nagpalibot ko nato nga mga katawhan na binatong time sa high school even though nga akong paghihok mo na jud siya akong hinihok kag nga makita na jud nga babaihan jud kay pero na jud time nga ibuli ka sa mga tawo dayon. At dapat akong time ato nga buhi pa man akong father nga mainit siya nga og ingon anak ka okay ra basta ayon siya ipakita nga magkuan ka kanang dito magpariwara ka sa katilingban labi na tong time sa una nga ang akong mga kabatch nga abot sa karsada managsigi og syagit man siya nga bahala mo ingon anak ka basta ayon pagpakaulaw niya sa lugar so man happy ko kay dawat ko sa akong pamilya at hangtod karon dawat ko nila then atong mga time nga na ako'y gusto kapilan ng isang galing niya, pilato ko sa Royal Miss Day, happy ko kayo, ultimo ako mga pamilya, supported na ako. Okay, so, kailan mo. So, okay, dito ko mabalik sa punto recruitment. Oo. Ang recruitment sa mga itawag ng LGBT community, wala doon na. No? Atong ibalik, kung ikaw, aduna doon kayo itawag o kalibog sa imo ang identity, eventually, ma-realize din mo na siya. O na ka na, pagka-realize mo, oy, ay ang gay, or ay ang Christian. Little by little, maabot ang panahon nga, imo na siyang right time, right place, right people, ang imong masultihan nga ay ang watayahan. So, o na ka na siya, walay recruitment kung mahitabo. O na, sa pamaagi sa among work life advocates nga ka ng roll out sa conduct advocacy, na-appeal na ang suji. Dito na mo, kining suji may pamaagi diin ang mga attendees atong mga participants diya sa assembly, ilang mahimasabtan kung unsa sila. That's the time na ang ilang kaugalingon mag-decide na I have to come to the open. I have to accept myself. I have to tell everyone or anybody, special persons to me, na this is me. I am gay, I am lesbian, or I am asexual, bisexual. So mo na ang right time. Usap ini sa mga pamaagi diin, matabangan na mo ang komunidad. Katong mga resulted Sir Michael ganito, Sir Tabina, nagtago sa kaugalingon, nga nag-suffer sa kaugalingon kay mahadlok sila sa diskriminasyon, mahadlok sila sa bullying, mahadlok sila sa itawag pagkantalita niya. So that will be the right time for them. Upon listening sa atong suji na explanation, dito din sila makakuha ang desisyon na, uy, panahon na, para mag-suji ko, oo.
So tanan siya. Pero hindi nag-recruitment, wala. Ang amo is pagpadayag lang. Ipakita ang picture na kini siya mo ikaw kanan-kanan-kanan. Kaya inside kaya trade, hindi mo kami ng maghatag ng options, hindi mo pili adili. You present the options and then let the client mo mo pili kung sa'y para niya. So in ana usap, ang atong gihimo sa mga members of the LGBT na naapa sa gitawag ko pagkaduha, pagkaulaw, anak. Pero for Diyos po santo, walay recruitment yung metabo. But then, ang metabo nini, hindi lamang kay come to the open, but na yung mga values yes. Na among ihatag. Yes. You go back, bottom line, kung unsay values na yung hindi mo matter ang religion. Ang tanang values na yung makuha, pamilya, istilahan, religion, muna i-apply sa kalimun para ikaw, kung panamitan, kung suktin sa jingle ganyan nga, sa to, exaggerate, i-exag, sa kinipo galingon na screening, pagod ka, ayaw. Ayaw. Maunay usap ka trigger, na makatrigger na ibuli ka, i-discriminate ka kay screening, pagod ka. Be what you are. You act naturally. And be humble. Oh, and be humble. Humble yourself. Ayaw kay, uy, guwapa ko, kay pan ko. No, hindi. Nabilagay, very beauty na ko. Yes. Maunay usap ka pagi mo nang dapat, ang values sa katao, dapat i-apply. Kay, sa atong penulti yun, normal kini respect begets respect. Yes. So sa man pagrespeto sa bang tao, kung ikaw mismo sa inyong kalingon, wala ka na sinim na ka na mo, okay. Sakit, no? Hindi pwede. So be what you are. Kung panalita ka ikaw, gay, yeah, accidentally. Kung yata ka nagtawag, oh, talk naturally. Oo, pero, mumatter na dahil kung saan, asa dapit ang imong attraction, asa dapit ang imong gusto. Nga, imong that is your private life, that is your personal na gitawag o decision making. Wala nilabot na ang problema. So, in anas, Ma'am Evelyn, ang pamaagi din, among ipakita sa katawahan sa mga nagkailugligog pa, kung saan nila pagtangto na acceptance and bullying. How difficult is it? Very difficult at first. Sige. Pero, unsa ang mga kalbaryo na yung naagian na as an individual, nga mo na ninyo ang mga sexual preferences and choices in life and as a group na nagtugpong na mo para di mo ma-recognize sa society. That's what I meant by acceptance and bullying. Unsa karon, how far did you, na in life nga, nakuha ninyo nga malipayong degree, murag okay na kayong grupo, accepted sa mong pamilya, mo po niya mong focus sa among life. Basta wala kami naligsan, huwag may giyatakan, wala may nagsamok-samok sa society, na dili may drug addicts, dili may drug pusher, drug lord, kundi productively as a person in our society. Okay. Tabi? Okay. Acceptance. Una-una, basic. Go back to the basic. Sa pamilya, accepted na. So, kay, at least, ang imo pagkaikaw, tungkol sa imong tarong na pag-come to the open. Anyways, ato yung lunduman, mother knows best. Right. Oh, so kabalugit ang mama ni pagkatao pala may, wah! Kapagulang ang mama. Ala, na? Sa, kanilang pagkatao na, ano? Kanilang pa-distinguish na. Ano ang salita na? Kailangan ko pa yung istorya. Sige lang, kanilang uhasan rin ni pagkatao. So ngayon ang mama, ayaw nag-doy kayo, may nalang yung mga ba? Kino yung waiting. Pero, right from the start, yung na-discrimination, kaya nalang mga kapatid na. Ito, kasi. Oh, may mga kapatid na. Pag-aksong pa, kumalang mga seksual. Pero may joke na. Okay. So anyways, ibalik na sa part sa concerns sa topic. Ang acceptance, basically, bigyan nila sa pamilya. So kung ikaw, accepted ka sa inyong pamilya na kung kayong posibilidad na ikaw makahatag ng positive ng mga bitawag o influence in community. Yes. No? So you will grow and then magkuha ka edukasyon, magkuha ko ka ng takay mga peers. O niya, kanyang mga peers, like sa atong nahitago ka sa atong LGBT community, pero sa atong red light,
bukod sa maayong guidance sa mga stakeholders, ang atong mga stakeholders, because existing na ang LGBT community, and then wala pabayain sa atong mga stakeholders like mga national agencies, Department of Health, ilang gigamit ang LGBT community. Recognize kayo. Recognize para mahinong support group sa atong advocacy sa HIV and AIDS, TV. Ang atong LGBT community, gihatagan og time, panahon, para ang sektor sa komunidad dili mahimong mapaliwara, dili mahimong, instead na mahimong kini siya ng liability, mahimong asset. So, gihimo ang training, gihatagan mga, kanang itawag og mga seminars, in order for them to be productive. Might be in income generating, or kanang mga project making, or not. Kunya, mo-focus kita, sa kanang, mo-focus ni ma'am sa amo ang sa gihimo sa Department of Health, sa ato ang mga sa province o sa city. Ang Red Light Advocates o ato mga other MSM organizations, gihatagan kini trainings sa Department of Health. Aron mamahimong support group sa pagpalambo, pagpakuyanap sa information sa tipo sa Bongga del Norte when it comes to TB, HIV, and its pregnancy. Mamahimong positive ang mahimong output. Dili kay mahimong kining wala lamang. So, pasalamat ng so, acceptance. Makita ninyo diha nga acceptance sa community sa mga ahensya o sa panggobyerno dili kini ingon nga mahimong babag kundi nahimo kini nilang asset sa komunidad, no? Isip pagtabang sa usa ka sektor, unya ang usa ka sektor nga kanang LGBT community makatabang usab sa pagpalambo, pagpauswa sa mga programa diin nahasakop sa panggobyerno. So mao kana diha ang atong pagpasabot nga acceptance. Nya ketika do ning punto mak sa bullying. Kini bullying. Mag start ko sa kini. Okay. Mao pito. Actually ginaog ko ito. So no wala now ta pag i-add kanina. Anyways, anala ta sa bullying, di ba? Acceptance. Actually, ang acceptance magoy, it's more on sa imong kaugalingon. Otherwise, you are going to compromise your happiness. Kaya dapat ikaw mismo una mo accept sa imong kaugalingon. Kaya dili man na mag-accept ng imong pamilya, ikaw kung ikaw mismo dili ka mo accept sa imong kaugalingon. And then this bullying refers to unsa imo ang ginabuhat sa komunidad. Like patunggingon nila kung kuan ka ikaw sa screening pagod. So it's actually ang premium sa imo ang premium sa imo ang gibuhat or the price of what you are doing will actually kanang balik ila sa imong kaugalingon. Kung ikaw po formal ka, actually wala mong pwedeng bully nimo. So that na na actually bottom line diha kay dinha sa imo ang ginabuhat. So wala na gina siya. No one to be blamed because mao man na imong gibuhat. So dapat mao nang nakakuha ka og mga bullies from the community. It's because ikaw mismo wala mo dili ka nag-disgustay sa imong kaugalingon. Okay, your foolishness will go home to your body. Okay. Sana pa tapos tayo para mamis sa pag-iabot ka rin ng glass or another morning. Okay, thank you very much. Good morning. Sa tumang sorry di pa nila sa pag-iabot ko. Salam sejahtera for Kepihan, welcome, terusuk kaya atau topik kaya di Bukhara. Salam sejahtera kami, menembus ke Kepihan, so stay tuned. Asa mga live streamers, good day, good evening, good afternoon, stay where you are. Okay, thank you so much, Edgar. Ngayon, kamusta na po ko? Kinahanglan ang productive ka sa ato ang pagkakita, okay? So, uyan ta sa part 2, ang part 2 na ko is kay nanatay beauty queen. Okay. Yes, no? Na transgender. Kasi politician, katong congresswoman. Yes. Oh. So, natay mga journalists, natay doctors, lawyers, engineers, no? Unsa pa ang kulang na wala ma-included ang wala masubli, no? Ang military and police. Secret. Pero military congressman, wala pa nila recognize. Sana diyan sa... Lagi secret pa lang. Legal and local. Tungod kay, i-recognize sila mismo. How about kung naa siya the first transgender na general in the military or in the police? Diba? Nakikiyay mo siya dito. Okay, dito. Nagipunan ng mga talents, diba? Ano ba? So, mga ito yun nga, wala pa na siya.
There was one time na advertised or na news to nga na ang open to homosexuals ang TikTok. But then, na-deep-dive down. Oh. Okay. Murag na-injection na tanan. Yes, okay. Oh. Dito tayo sa part 2 na nasa itong discussion. Ito mga, kung ano man ito ginagawa. Who knows? Nakapay astronaut, no? Na inana, LGBTQ. Ako dito sa laing planeta. Di ba hindi mo wala tawad? Because we are all children of God. Equal magita sa paningin sa itong Ginoo. Okay. So, muna, karon kung ka na po, sa pagkapuslanan ninyo. Nakalang sa ito, nakalang inyong grupo, sa ito ang sosyedad karon. Sa itong komunidad, kung yung resap, so what? O, di ba? O, naamo. Naamo din eh. Eh, so what? Kung sa pagkina mo, nga doon ay. Kung sa kuy, what have you done to our society? Did you leave any print or mark? Or legacy? Or about to? About ba? No? Nga, maghimo pag legacy. So, especially red light is how old? 5 years old? Five years by November. Pinahinom ba? Sige. Okay. Ah, dito sa tama itong red light. Ang ako sa akin, ito unsay sa LGBT community. Okay. Unsay tapuslanan o unsay hinihinom. Personally, dito tayo balik sa word nga equality. Kung unsay mahimo sa normal nga lalaki, mahimo po sa LGBT community. That is what you call fairness in all opportunities. So pananglitan ang usa ka lalaki mahimong engineer or mahimong siyang architect or mahimong artist, pwede sa ang LGBT members sa LGBT community mahimong susama niya. So that is gitawag o unsay mahimo. So when it comes to kanang gitawag o performances, equal malalaki ba ka, LGBT ba ka, or mababae. So, dili question, unsay mahimo ninyo, unsay yung kapuslanan. It is the question of unsay imong ika-contribute to the society na dili negative. Yes. Kung dili positive. Yes. Oh. Productive. Productive ang ikatagsigin, ang atong ina-expect sa isang katao. Kaya you cannot judge somebody, be it member sa community, or be it sa, what I mean is LGBT, or man-woman, kung unsay ang mahimo in the near future, no? Sa ganyan, girecognize din mo, kahit huwag kayo na mo'y kapuslanan, huwag kayo importante mo sa sosyedad. Oh, muna nga nga, kinalang po na mo, siya yung po mo, di ba? Kaya, pag kung may daligro po kami, so, kinalang na inyo din mo'y i-recognize, kaya, mo po niya mo ngayon mo. Correct, correct, ma'am Beth. Ang kadwa ka punto, mautanak ka what about red life. Kung sa inyong tao, sa gihimo, kung sa inyong produkto sa red life for 4 years time, magpa 5 years na. Una-una, after the peer educators training, di na-organize ang itawag Red Life Advocates, wala na kini mag-undang o roll out yearly yung kini. Ginatuyok na to ang Zamboanga del Norte, ang mga rural health unit, ang mga munisipyo, naghatag ta sa mga eskulahan, high school and college students. Gihatag ang informasyon about TB, about HIV, about AIDS, about teenage pregnancies. Kaysa dato sa ato ang Zamboanga del Norte, sa ato sa siyudad, sa Bicolod City, taas kayo usa sa problema sa ato ang komunidad, ang teenage pregnancies. No? Taas kita niini. Particularly sa ato ang itawag o last year lang, ang Bulingan, ang Gala sa Pernambuco, may taas ng mga barangays no? When it comes to teenage pregnancies. Kung diyaw sa ato sa Norte, doon na ang sa kita ay dako na nagpahat. Statistika when it comes to HIV infection. Diin ang Bicolod City sa pagkakaroon latest na itong update, 60 na kamukhang ako infected with the virus. So, in Bicolod City. Kaya sa media forum yan. Oo, so, kami, tungod sa itong itawag o dili kini yung alarming, ha, kalmahadlok ta kayo, 60 na. Usa kini sa mga impact o resulta sa itong paghatag ng advocacies. Diin, na-convince na ito ang mga katauhan na magpa-test, mo undergo HIV antibody testing. So, as early as possible, na-detect, na-diagnose sila. So, wala sila, dili sila mapaingon sa AIDS stage. Kaya pwede man ang usang katao, mahimong HIV infected person, but not necessarily muad to sa AIDS stage, no? So, magpadayon ang ilang pagpakabuhi with the gamit sa antiretroviral drugs na mo'y mupugong na dili sila mudaghan ang dili mudaghan ang virus ilang lawas. So, magpabilin silang buhi, magpabilin ng healthy, so, mura lang diabetes. Na maintenance. So, ikaw po, pilit sa hindi ng so, mapugna na ito ang kamatay. So, usa ka na sa mga impact. Kunya, ayaw ka alarm nga
Misay sinta na, ni kuha na, no? Mas maayin noon, kaya at least nagpakita kini na daghan na ang na-interes sa ilang health condition. Okay. So, commercial break ta. Commercial break. Kakawalan ito mo, harang magkape. Okay? Okay, part 2 sa itong discussion, we'll talk about diseases, illness, na mo hindi pasaginan ninyo. No? Eh, pasaginan na nagyan pa. Yes. Oh. Oh. So, to put it honestly, no? Pag makilat gano'n ba rin, paninan niya po, nung slap mo, no? Pastilan. Labi na po naman yun. Ako ito po ang pangutana. Abolin niyo ito na kumain sa commercial break, no? Kay Moray, ato adaling is okay sa itong kapina. Paunong pangutana, tumagod, ipanganak, kumain sa commercial break. So, ang pangutana, Moray. Ano? Nga naman, Jor, na ikuan man jud i-associate man jud kini ni ang ato LGBTQ ni anang HIV AIDS, no? HIV AIDS dili AIDS, AIDS ato na AIDS nga mga edad ato na nang ikuan. Pero in all seriousness, hindi ko na pagunta, di ba? So, ano ba? Nabibol ka? Oh, discrimination na. May yung madayon na, ano, basi kung sisakit na, basi AIDS na na. Na, AIDS does it matter. Ano na ba mga bading? Ano na ba mga kwan? Mura ba yung tumbong? Mura ba yung gagala? Ano yung sakit na AIDS? Na, wala ka ba na yung, wala ka ba na siya ay, masabi, tambal? Hangtod ka nun, wala yung cure, ano? So, hindi din mo pataka, dahil kung ano lang, ano, bantay lang din mo, ano, pero mga injeksyon naman sila, ano. So, muna siya, yes, muna siya ay atong ipasabot sa part 2 of our discussion. Ano man yun ay associate man yun mo? Niya ka lang yung mga sakit na HIV AIDS. Tungod kay kiap, tungod kuno kay isakin sa kulay patulang, tungod sa mga party-party kuno, mga wild parties, matod pa nila. Pero, wala na yun si Tina Merz. Usa na nga, kung mag-behave lang ka, mistake kasi mong moral values na kay religion, na kay kahadlok sa Diyos, na kay kaulaw sa iyong kong kawalian po, napabalilan lang ka na happy ka, na ma-recognize ang iyong pagka ikaw as an LGBTQ member of the society. Hindi ka screening pagod, hindi ka pasalitan ang mga sakit na bakit pa nila mo ay gadala sa HIV AIDS. So, mauna ka na itong discussion in the later part, second part of our kapingan sa Dipolog. After the commercial break, Edgar, go ahead please. Okay, thank you very much. Commercial break po natin. Ulan na ito. Dabudubuhan pa nyo. Kaya po tayo sa kaunas ulo. It's a big case ng buta. Sa ato na talagubang sa ng kapingan sa Dipolog. Ito na po salamatan ng itong mga sponsors. Una, Camila One. Ang Camila One, yung Sunburst Fried Chicken, yung kasama ang Hotel Camila One General Luna, na ito po yung Cerepolo Staff and Management. Nanimo na ito ang official video sa Katila Cerepolo at ang Domingo na ganan. Pagunan kayo mga bisita, Polibok na ganit na ron, no? Oh, it's been transformed. Polibok, na nasa... Ako na lang nga. Polibok. Nasa matising si Pacquiao doon yung chicken. Polibok. Okay, Polibok na ito ron, ang Hotel Camila One. Eh, usap, salamat na ito. Ang atong Vice Gobernador sa Laluigan, Vice Gobernador si Lino Angeles, presiding officer sa Buenang Panaluigan. Sa Mr. Henry Camero, at ang Assistant Labor Attaché sa Dolly Kuala Lumpur, Malaysia. Atong salamatan si Honorable Rojas Sanguana de Norte, Mayor, Honorable Attorney John Henrik Valle, sir. Ang J&P Footnail, sir, ang number yard, ang secretary classes sa Fort Sidney, para atong presyo. Doon sa Trinco Bulat Lumber, na Brother Lingasat Bulanco, Lumberyard sa Galas de Polo de City. Ibagay ang ginamala ni Mr. and Mrs. Porterio Necesario. Ang Janus Marketing, alam sa mga spare parts sa Isuzu Mazda yun, de Isuzuki Lumban pa sa makakoronanan na presyo na sa Quezon Avenue de Polo de City. Ibagay ang ginamala ni kami ng putak para ni Chairman Janus Yu, matawag sa telepon number 212-1148. At ang napatimbala ni Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Global Railway ng Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Layo ng panayos itong turmanon, mao si Second District Congresswoman Bruna Labad-Labad sa House of Representatives, representing the Second District of San Juan del Norte. A National Greek Corporation of the Philippines, yung distributin natin ni Mang Petra Daga. Ito na yun, hapit na natin, mapainos lang, kaya si Bugan, ang 1-3-3 transmission project sa NGCP, ang Bugan sa Nabuan, sa atong Yellow Ring ng Guadalajara. Ngayon masama itong salamatan sa Pulanco Municipal Mayor, Honorable Mayor Ivan Hope Uy Olmi sa Lungsod sa Pulanco,
Kaban sa ABC Mayor, si Vice Mayor at Pedro Batid sa Luz sa Tukulangko. Ang Petra Summit Incorporated pinagi na ni General Gilbert Cruz kaya sa Luz at Rasan Duhos sa Baga del Norte. Ang Shrine City Food Terminal pinagi sa Marsusan ni Pinado makapalit ka rin sa kariyang produkto sa nailan kay kasama chips, kasama puto, benignit, banana crackers, pastillas, o uban pa. Napal mga parpagas kaya sa labat, bundis bangus, bundis sa tambal, kukusyugan ni Banda. Diyan sa Lapitan Aquamarine Park, kung nasok sila si Yung Yud sa City Hall, sa Nagbayan sa Lapitan. Pagitaan lang si Mang Susan Ipinado, ang Livelihood Center Insurance. Atong salamat sa atong Tarpaulin Lover, si Police Superintendent Darwin Rofer, YC Chief of Police, si Polo CDPNP. Atong Legal Counsel sa Kapihan si Polo, si Atty. Casincho Cruz Palpagan Jr., Legal Counsel. Good morning, the attorney. Sa Pia Telepono. Imusap dugat pramatan ang fresh off the bags putid niyo sa City Hall Depolo City Alas ang imported mga sapatos, mga chinelas, cartoon, sa ganoon pa sa makatulong ng nagkasyo. Ang Zonahia in Wellness and Health Food Supplement alam sa kagaliyan ng mga wellness products na datapag kami sa duwa lamang sa Estaca Barangay Hall na si Ma'am Miss Ethel Durango, Miss Rochelle Villanueva. Mangita alamat alam sa produkto sa Sinahia and Wellness and Wrecked Food Supplement. And what's up, happy viewing ito ng Norma Caballero, Jaime and Jimmy Caballero, ang mga anak, James and Samantha Caballero sa Ontario, Canada. Tang Lady Anita Tomo sa Brampton, Ontario, Canada. O pagsubaya usap ni Mr. Vicente Pianzon sa New Jersey, USA. Samtang hapit na ang sinabayo sa nagbayon sa lapitan, ganyan ang mga adlaw. Sinabayo ang nagbayon sa lapitan. Doon na nakahanay nga mga programa gikan sa Julio 23 ang Camino de Santiago ang Pilgrimage Tour ng St. James pagka Julio 15 sa Sunday Kinabayo Festival Invitational Duathlon Race no? Duathlon Race Invitational dito sa Pagpayan sa Kapitan dito sa Government Center ato ni Kasihan ito sa Payan sa Lapitan Karamagdawa. Na doon na pa yung mga kalimutan, July 16, na Diana Recorrida, Astroy, na Parada di Patron, na 17, 18, nagkan pa ang mga kalimian atong matawag na kalimutan hangtod na sa kapistahan ni Senyor Santiago dito sa Payan sa Lapitan. So atong bulaton, ginawan ninyo ang mga kalihutan ang sa Holy Patricity na asay kailan kulitan niya po dahil Holy Ornada of Holy Rosary, Novena, Holy Mass, na asay sa Fiesta Sanayo, Jai and Ishimai, sa anong disize, Jepi Balay, Reforming Arts, no? Ang nasa Fiesta Sanayo. Pagkahuli ng suso, na niya po patulog and pahalok sa relikyas with will follow after the Holy Mass. Then First Mayor's Cup 2018 Invitational Basketball Tournament with PBA All-Stars, no? The Pitan City Multipurpose Cultural Sports Center, and a songwriting contest. Iyon mo sabi, pagka Huli 19, hugdan na po sila sa 4 yapang subuntan, Diana Recorrida, alas 10, Festival of Talents, Drum and Lyre Competition, finally, sa Calle Competition. Diyar Emisyon Main Campus. The Pitan City Athletic Association, Diyar Emisyon Main Campus. Division Schools Press Conference, the Pitan City's Experimental Military School Ornada and Holy Rosary, Novena, Dayon Holy Mass, patulog di hapon o palok. Then First Mayor's Cup Invitational Basketball, dito di hapon sa Sports Center. Fiesta Sanayon, Duke Ignite, Diyar Emisyon Main Campus. Of Miss the Pitan 2018, Blue Pageant Night, Banyo Olo Center Stage sa Gloria D. Lapidan. Pagka-Biernes, sama sa Japan at Quattro, ang Diana Recorrida, plus also Festival of Talents, na kan kayo ni, Sulat Tanghal, Director Ganap mo, kan kayo. Banyo Olo ang Binyo Rini, dayon dagli ang kalumpati, ang tatatibong pagbasa dito kay Philippine City National High School, then Techno-Olympics, no? Electronics and products, art and servicing, electrical installation and maintenance, located with making, duty care, food processing, bangos sardines, food processing, mango jam,
sa Solano National High School. Then Woodbridge, Visayas, Lapitan City National High School or not. Alas 5 or nada in Holy Rosary. Pagkalasay sa hapon, patulog and pahalok. Gihapon. Dalo prestasyon ayon. Padayon ang basketball. Pagka 21 ang Diana Corrida gihapon. Pagkalas 8, tennis table sa Dry Division ng campus. Division Mathematics Olympiad. Pagkalas 5 sa hapon or nada in Holy Rosary. Dayon pagkalas 5 sa Olympia sa Sanayon Invitational Mixed Martial Arts. Dito sa Pario Uno State sa Pluna Dignitan. Pagka-Domingo, alas 4 gapon ang Dayan Urbana na Division Science and Fair and Cyquest sa City Media Gini. Motocross dito sa Dampa, Finis Tango sa Grand Emission Campus sa alas 5 gapon ng Manada and Holy Rosary. Dayon alas 6, Solinas, patuloy gapon ng Pahalok. First Mayor's Cup Basketball, magpadayon. Pwesta sa Nayon, Invitational Hip Hop Dancing, Get Good and Move to Well dito sa Lapitan City Multipurpose Cultural and Sports Center. Pagka 28, Inada and Holy Rosary sa alas 5 sa hapon, Pakalasay, Solimas, Patulog, Upahalok, Pesta sa Nayon, Miss Lapitan 2018 Coronation Night. Yan ang 23 Activist Grass. Dito ang Coronation Night sa Lapitan City Multipurpose Cultural and Sports Center. Sa Pizza 24, alas 4 gihapon ng Diyan ng Bicorada. Bicorida, alas 5 media, Holimas, sa Pitan Parish Church. Fugial Pilgrimage from the Polo Cathedral. Alas 6 sa punta, Fugial Pilgrimage from the Polo Cathedral Parish Church to Banna Fishport, to Bakti Fishport, and to the Pitan Parish Church. Tas-tas ng Fugial Pilgrimage na yun. Magsutod rin sa Bicorada, ang Fugial, in commemoration of the passage of the body of St. James Jerusalem after the martyrdom to Compostela, Spain. Alas 8, horse racing competition na nang gusto na sa alas 9, Holy Mass ang pahalok sa reliquias. Alas 10, Santa 3, Indigay sa Patik. Invitational tattoo competition sa Pitan City Plaza. Alas 12, patunog, sinulog of Yua. Sa iyo, Launa, Drum and Lyre, and Hugo Tower Competition, Lapitan City Plaza. Then, Ronada, Holy Rosary, Pakalasay sa hapon, Holy Mass, at City Grand Procession of Fireworks. Procession of St. James, of Our Lady of the Terror, with the patron saints and chapels, parish and families. Sa Katumanan, Pizza 25, July 25, alas 4, Hugo Holy Mass, sa Buntag, alas 5, Hugo sa Buntag, Holy Mass Japon, alas 5, Holy Mass, alas 8, Media, Holy Mass. Alas 10, Pontifical Mass. Alas 12, sa 8, Holy Mass. Alas 1, Horses on Parade, Miss Lapitan 2018, State Dancing Competition, GR Mission and Campus. Alas 2, Holy Mass, tama na sa alas 6, sa hapon, Holy Mass. Dahil alas 8, sa Bill Cosmic Circle, Lapitan City Plaza. Didapit sa kanan. Atong tinulungan at atong pagbungan ang dagko kayo magkalutan sa nagbayan sa Lapitan ng Magdala. O magkakainawan sa tibok katawan sa nangyayay. O magkakainawan sa tibok katakbayan. Tila si Mr. Santiago. O dugan na natin itong mga sponsors. Ang natin mga sponsors nga nagkalutan na sa atong pagkakainawan sa tulungan ng pagkakainan sa Lipolo. Ang natin kanibin sa GRMSU, Kalidzolo, na karoon ng music na sa NAPSI. Si kanibin Atty. Roselier Matoy Parinaga. Ato sa panelist sa kapihana sa Bicolod. Ibig sabi, panelist ka sa ANC Food House. Ang nanagin butang sa Paringay Balang, ito ang pagbulang sa Bicolod. Ano sa niya mga seafood? Kung sa Bicolod ka, AN or ang Seafood House, pinagin ni Ato ni Clyde Naong. Ibig sabi, hindi pa rin sila ka sa maayong kabubuton sa Pipix Lodge at Pipix Pension House, Departitary Pension House, and you are in Bicolod City. Pipix Pension House at Pipix Lodge. Ako ibig sabi, ang Lapitan Aquaman Park inato ulang restaurant dito sa bayan sa Lapitan. Gusto ka gamian ng mga seafood at ambience na sobra pa. Amazing ambience dito na sa Lapitan. Ang dampa na dyan inato ulang restaurant. Kaya nasa ang doon ng Lapitan, you dine, you be entertained, you join the whole family, na di ang Kuya Queen Selma, na ang Kuya Mall, na ang Hypermart, ang MI Department Store. Sa Gloria Lilipitan. Doing the whole family and enjoy sa Gloria Lilipitan. Sunod sa Gloria Lilipitan, nasa ang Fantasyland.
the only full part in the Visayas and Mindanao. Ngayon mga Bible rights karon, ngayon by Muslim, yan na sa Gloria, Dilapitan, Fantasyland, with the child, our new, dito na sa Gloria, Dilapitan, Fantasyland. Kaya ito na, kita nagyan ng lumala, ito ang first district congressman, Romeo Norman Jesus. Balik sa atong kapihan sa report. Thank you so much, Agar. Nanata sa ato ang second portion sa ato ang kapiyan sa ito discussion, karagutada, kauban sa ato mga bisita, gikan sa LGBTQ, Q, I, Q, Q, T, T, I, A, A, P. Mula gina? Amura ko sa kakilometric na mga gina. Before sa ato ano, before sa ato nakaungong na pamutana, ito bago nung ipanganak nila Pilamer, ako yung announce nila, no, kay na-message si Attorney Jay Balisado, ito original director sa Commission on Elections, no. Tingnan siya na, makayon na siya tabang sa LGBTQ, nga mutabang mo daw para sa special voters registration. Anytime this month, they have sa Ripolog City Comelec. Awhagon ang mga kaubanan nato sa LGBTQ na mahimo magparehistro, no? Kay dunay special voters registration karong bulana, LGBT Pride Month, no? Diha sa Comelec office ning Dakbayan sa Ripolog. Dayon ingon siya, we will make it on the last Monday of July para sila diyon for that day ang priority. So last Monday of July, that is July. Priority mo, palihog ha, ang LGBTQ na grupo. Yauhag mo ni Attorney Jay Balisado, at original director sa Commission on Elections, na masanong ka mo, muparehistro, special voters registration July 30, Monday, diha sa Comelec office, Ripolog City. Okay. So, thank you so much, no? Ayaw ni Kalimpe, kay importante ba lang ulit no, ta, para makabutan, kay Basil O'Diri lang niya mo makabutan na. Mag-sorry na gayon mo sa inyong pagalingon, importante ba lang mo, appeal ta, mo participate ta sa pagbutan para sa itong mga leaders in our society. Okay, nakaulo ang kapangutan na, ano man dyan na i-associate man dyan, kaning HIV AIDS, no? Na sakit, nagturo sa mga LGBTQ. Kung sabi sa lang nila, na ipasagilan mga nga mo'y gadalaan, ayaw hindi magpuna na ha, kay buli mo na. So, Pilamer, and the rest of guys, palihog, sige. Dili ba, ako na, ngayon ka, dili makikami po na nila, kay buli mo na, buli mo na. Ano man, na may discrimination di hapon. Say, ah, okay. Yeah. Ano ka pa magpasangilan na lang HIV AIDS? Okay, so, unang yapon ko. Okay, exactly, ang pangutana, ang pangutana, nganong ang mga LGBT community ang pasakpa sa Midland, it is because ang ilang, it is a misconception. Tungod kay sa ang mga, ang ilang sa Midland na ang mga homosexual or LGBT community mo'y nagdala, hindi nga, nagdala. Nga, the word is sakit. Nadili pag ibig sa sakit, no? Ato ni ipasatag sa explain pasabot on niya nini. Unang-una, ang nganong ipasagin lang in LGBT community, especially sa mga homosexuals, mga gays. Aduna kita'y ang pamaagi sa pagpasabot nini, mao kini. Aduna kita'y klase-klase na key population. Okay. Usa lamang sa key population ang kitawag o gay community. Yes. Unya mapasangilan sila na mo'y gadala tungod kay base sa atong statistika for the information of everyone ang atong statistika sa Pilipinas as of April 2018 miabot na kitang 54,332 Filipinos infected with the virus. Unya ang diyan mo makita kay nanuman ang nakumpaha niini ang number one sa according sa gitawag og mga natala ang male having sex with males. Diin, appeal niya ang mga homosexuals, LGBT. So, walang ilang pasangin lang, but actually, dili din siya may lundan na nung ningdaghan ang infected Filipinos with the virus. Usa naman ka population kining maong LGBT community. For the reason na naman,
tungod kay ang LGBT cannot be denied, especially sa mga homosexuals na walay kalabi, walay edukasyon, information sa transmission. So makipaghilawas sila, ang pakipaghilawas nila dili lamang usa, kundi nila kanang itawag o multiple sex partners. Okay. Without using protection. Yes. Or without using condom. Sex. What is safe sex ang nilang gigagamit, kundi risky na pakipaghilawas because of the transmission na possible mahitabo during sa pakipaghilawas kaya wala sila gamit ng protection na condom. No? So mo ka na, kahit kadaghanan, ha, dili na to, dili lang sa pag-discriminate or sa pag-generalize, ang usap ka homosexual, aduna mo may tendencies. Ang dunay tendency na gusto halos maka-experience og daghan ng mga partners. Dili lamang pera sa uban na stick to one, no? Kay nature ka na sa atong itawag o we will call on the world. So, once ma-attracted sa katao, gawa sa kalimutan na at least siya sa mga infection, ala, sige, go na lang without using protection. So, muna yung usaka gamit, muna yung usaka punto na daghan ang mga males having sex with males, including na ana ang mga LGBT community, no, at especially ang focus ng homosexuals, na kumpahat contribution sa ating statistika. But not necessarily na sila'y pasaninlan na sila mo'y gadala. Kaya ang itawag kong HIV infection, walay pili na tayo population na heterosexual. Kaya sunod sa atong MSMs, nagsunod ang heterosexual, kanang man to woman. Yes. Unya, ang sunod aning ang sunod na datos, ay katulong na level bawa ato mga young professionals. Okay. Oo. So, mga yapis. Yes, mga yapis. So, unya, ang ato na dahil mga pregnant women, ang mga prisoners, ang mga na. So, hindi lamang kay atong i-generalize na ang homosexuals, more may hinungdan ganong mispread ang atong transmission or ang pagdakko sa statistika sa atong HIV infection. Tanan at risk. Tanan, adunay kalambigitan kung siya nagpabaya sa iyang responsibilidad when it comes to sexual activities. So, mao ka na. So, among ipasabot, among ipadayag na sana walaon ang una-una sa tagsa-tagsa na ayaw pa sa hindi ang mga homosexual or ang mga gays na maoy nagbala sa maonga HIV or AIDS. Yes, Edgar. Palawak na ko. Pangkala. Ah, pwede. Ang karuhutot karong panahon na ato pa piyang pumasinato ilang na ang mga butang makadungo ko ba ako tayo na ang mga pasanin-pasanin nga na ipasanin sa LGBT. Para nakuwal pa naman kayo, no? I think so. Okay, mostly po para ang reaction, no? Para nako, most nung katong mo-comment are those who do not know really. No, hindi ko tayo ano, katong ko ano sila. Yes, sir. Actually, tinuod na yung gingon, sir. Kaniad to, daghan pa kayo tayong dungog. Because, but because of our advocacy, nalibot na namo ang Cebu Provincia. Pero lang, sarili na mo maabot. That's the reason why, nga napasalamat mi, nga naami, actually naami Red Life Advocates on air. Itagaan ni time from 6 to 7 a.m. Monday to Friday. Nga maabot yun ang mong information dito sa mga di na mo ma-reach. Di na mo ma-add to for to conduct advocacy information dissemination kay ang kanimanggong pag-istorya nga gikan sa mga bayo, gikan lack of information, that's the reason why we kami gyud di na mo undangon ang among advocacy nga bisan tuod volunteer mi until today actually ika-tigers na nako this August next month. So wala mi nag-undang, it's because dako kayo katabang nga ma-educate namo ang mga katawhan. And then at the same time, katong giingon ni Sir Philomar Manggod para pagpalo ang mga katawhan. The reason why ano ang mga bay ang mga men have males having sex with males, mga lucky dyan, it's because sila Manggod ang nag-practice of anal sex. And then kaning virus, hindi man siya basta-basta na musulod sa inyong lawas, dapat ni siya musulod sa inyong bloodstream. Now, if mag-anal sex ka, atong istorya din sa atong pinulungang Bisaya, magpalubot, which is magising magina because that is not, hindi magina siya for sex. Diba? Okay, naaman yung tayyata kuhan, but maumang din na ilang satisfaction. Plus, katuyang hingon ni Sir Phil nga multiple sex partner, then wala gagamit kong protection. That's the reason why 99% ang males viewed ang males having sex with males ang nagtala na naay
HIV. But that is not the reason na kami mo ka ang population mo naghatag. But the thing is, high risk na jud kayo ang mga practices sa mga males having sex with males. Okay. Sige. When it comes to your advocacy, kay umana ito ang prevent no na ma-discriminate, ma-BIBI, mapakaulawan, kagunigan mo'y gidala sa HIV-AIDS, ana. Kaya sa inyo ang advocacy, tanang mag-lecture mo, magpasabot mo sa mga katawahan, sa mga lalay na mga lugar rin sa itong lalawigan sa Buanga del Norte. Wala ba kung makahisinati? Kung ba mo mga kwa nga na insulto mo na, or katawas ka lang, or na-experience sa inyo, but yet you have to overcome it all over again. Only once. Once. Yes. Okay. Only once. How is it? Okay. Yeah, actually. Actually, ako naman yung experience. Ay, Ona. No bad words, ha? Oo. I can't tell you if you're a man. So, okay. Base sa among na-experience for 4 years time, for 4 years time, nabot, ang wala na mo mabting munisipyo, ang Cebu ko na lang si Rawai. No? The rest, amo na nasudlan. Eskwilahan na high school, and then college, niya ka nang itawag ng general population. Patawid, tanan-tanan. Wala ni maka-experience, especially dito sa mga lagyo-lagyo ng mga munisipyo. Mas attentive, mas daghan sila pangutana, mas daghan sila, dako silang interest na makahibalo sa informasyon. Kay talagsa ra na adunay mga grupo nga maadto dito maghatag og information about HIV and AIDS, especially nga aduna sila mga cases sa ilang mga munisipyo. However, ang discrimination nga na-experience namo once lamang. Naamong itigbas, o ako lang isulti karon. Dili na itabo within the city nga eskwelahan. Din sa atong next barangay sa city, diin, di na tayo store eskwelahan, di na tayo mention. But, ang usa ka tao, usa ka lalaki in kan specifically, mo'y naghatag og maot nga impression, maot nga rude nga attitude towards sa meeting. Because it's a big crowd, more than 300 to 500. Where does he belong? Sa young professional? High school. High school. So, kini, we were able to handle, manage the situation. Pero ihatag na ko kung Sir Michael, kung unsa na nga nung hitabot itong duha, na siya mismo ang kami mismo dito, nagod in front sa principal, sa teacher, sa anak. So, because, well, sa dinato matangtiya kung unsa iya ang nasuna-una. So, ang ihatag ang sitwasyon ni Sir Michael, aron yung sa niya pa-control. Yes. Wala kang fear up. Actually, wala niyo ko expect ato kay doon kayo nagod ko, nagganda ko and mong kasino all over Zamboanga del Norte. But wala na ko na-expect na doon pag sa ato ang city, sa Dipolog na siya makita po. Nag-discuss ko atong time, actually, ni-shout siya ubayot as in kusog kay in front of the crowd. Dayon, every time nagod mag-discuss ko, mag-inom din na sila kay nakukupingog and then ma-emphasize na ako talaga ng akong istorya. But the thing is, pag syagit niya yung siyang bayot, nakuanjad ko na, na-offended ko, but ako siyang gingon nga, o bayot man ganin ko, that's given, kay bayot man yun ko. But you don't have to shout in front of the crowd. Kay ako aman yung time na mo-discuss, you have to listen. And the mere fact, na hindi na ako doon, na mutabang ka ninyo to save your own life, di ba? And then ko nga, o bayot man ganin ko, at least na ako ibuhat sa tinimban, di ba? Naghatag kong information na dapat ninyo mahibawaan. It's because di na ginato madinay kay nagkabata na dyan ang mga cases. That's 14 to 24 years old. Even last 2 months ago dito sa Zamboanga sa General Santos City, 8 kabuok high school students at random. Yes! Huh? And then ako pa siya resulto. You are shouting me bio, pero the mere fact actually nowadays reality. And it really bites. Ang mga batanon karon mamayot. Di ba? For budget, gadget, financial, di ba? And then the worst thing is, mawato pag yung mga sa kwarta sa bayot for nanggota-gota, internet, di ba? Di ba wala sila kauna-una, alam na, then shouting for, and then actually, after sa ako ang discussion, nangayot ko siya, sorry, and even the principal, ang teacher, ang advisor, nagsorry siya na ako, it's because katong bataa,
dapat i-expel na gito ta siya. Kay buligado gito siya mataa. So, katulad gito siya, so far sa aming experience, katulad gito siya mo yung one, but I na-handle na po na po siya in a nice way, in a hilog yung tanan, as in during the entire discussion, wa, yung direct one, it's because ako mismo, nag-invite ko ko nila dito. Correct. They are not inviting me to insult me. They're inviting me for to conduct information dissemination. Dili ko nila dapat inatuon. Mauto siya so far sa among experience. Okay, thank God kay wala ko siya ni kuan no nila ko. Okay. Ang isa po diya nga maka-curious sa mga kuan sa ordinary people sa takot ka na. Kay the usual ni sa attitude ba no? Kay kaya ko nung mga bayo ko no, mo ko na yung silbing mo, layda mo, sa mga paso-paso mo, yung anak. Mayroon ka itong mga tungkol ko, no? Mag-ilom-ilom, anak, kay marag, siyempre yung barang good-good, silbi kay lalaki, kung kunuhay sila. Adili kunuhay, sorry ha? Kuno, kunod, di, kun. Kung hindi lalaki na, good sila, okay? So, corrected to. Corrected by. Yes. Okay, so, you know, sa ito, sa itong pag-istorya, wag na ka doon mag-tended din ato. Muna nga, that's why ganun nga, ato nag-discuss, no? Freely, no? Honestly nga, wala tayong discrimination. Muna nga, ako po mismo nga ito nga, nga na po datuod no, nga, kailangan mo mag-wonder na, eh basta nyo nga diba yun, at may hindi ko yung rider-rider, mag-sang-sang mo, to the extent na dangerous, kung hindi ka naman, ano ba, happy ba, happy lang, ano ba, nga, na di mo kayo magpagkatawa, anong joker tayo, anak, tumpoy ko na, mag-ilom-ilom, anak, gayon pala, tinanak, tabi? Adili po sa tanahin kayo, sa jinger, ang tanang tumbol mo, kanang, mostly good, gabi na makainom, mostly na bagay yun, mas worst po, hinon ang tumbol siya sa bayo. As I have observed po kayo, ako di mo yun po ko since birth, wag yun po katila kung sa'yo kami bear, kung sa'yo kami o sigarili, kung sa'yo kami tender, wag yun ko, anak. Mga ko lang naman eh, kaya namukulong lang ko, gumili, kuhan lang ko ba? Mauji akong nabantayan nga, kung mahubog, labaw pas laki. Una nga, para na ako, dili ko makaingon po nga, ang mga gays mo ay mas worse good ang mga pariyan na ang mga lesbian. Mag-indit na ko sa kampuan to. Sa tuwing pumunta na ng anong mas iat, mas joyful, mas color, mas lingaw ang mga homosexuals. Sa life, pagtanaw ba, it boils down to the upbringing sa homosexuals. Kung pawara-wala pa, pakiwara, niya, fierce influence sa mga barkada. Kahit kung palangitan ang usap homosexual, usap kabayo, na ay fierce na marakiat-kiat na ang influence sa anak siya. Yes, so, dili ka ba mo behave sa right place, sa right time, sa kasa, screening niya ang point ana is attention getting. Correct. Attention kulang getting, kulang sa pansin. Whereas kung usap ka homosexual or ang group of homosexuals or mga bayo, sakto o breeding. Ang breeding, wala namang pasabot sosyalan, yes. Kundi upbringing from the family, from the peers. It all starts from the family. It all starts from yourself and to the basic kasi. So, kanan na siya. Bisan pag na yung mga non-homosexuals, the ordinary masa, kanang grupo sa mga barkada, if and only if ang imong upbringing or ang influence sa imong grupo, kiat-kiat, basa gulero or what, it will shows na kanan na maot. Pero kung ang usap homosexual or usap ang grupo nga sakto og pagbaging sa iyang pagsubot, dili na may anak nga makapitan ay no, brang ibagiging, brang kabayo nga gibuhi ang spadla. Of which, dili dapat himuon, especially kung naakas ang sabiti ko dito ng loma. Kay generalize mong good, pagbayo, akiat, pagbadlong, anak, of which, usa na siya ka, itawag kong habit, challenge sa LG community na ato na siyang madilit, ma-erase. No? Kaya ang impression is, katadad sila na ba? First impression, last. Yes. Na dili na doon na applicable sa tanang sitwasyon. Mm. Mga anak. Kaya boils down yun na, hindi kang basic yun na siya. Mga yun na may pamatasan. So, bottom line is, it really reflects to the attitude and the character of the person. Okay, actually, nowadays, madunggan magay na ito ng mga babae nga bayo kong kalag. Makalog ba mo, anak? Pwede babae nga bayo kong kalag, kiat mas, kiat pa. Actually, sa bayo nga iya ang abarkada, di ba? Hindi mga babae, hindi mo may kawag bayo. Correct!
So mao na siya mo depende lagi na siya sa pagkatawo. So dili na siya mo matter kung bayok ba ka, tumboy ba ka, babae or lalaki. Actually mo matter gina siya sa ginaingon ni Sir Phil sa upbringing sa family, sa imo ang peers, sa imo mga friends or di ba sa imo influence with kanang imo napalibot sa community, sa environment kay imo gibuyan. Unya ma-edit kanang isulti tinga millennial naman ta karon. So dapat kani mga na haabot kay kadaghanan ra ba ang millennials mo ini apply ani. Yes. Para mo sa meeting. So dapat na ang gitawag og awareness. Considering ani nga community. Kay aron pabalo sila og to the limit og asa sila kaingon, especially na sila mga babayi. Dili sila magbobiyan sa gitawag og limit kay nga more than pa sila sa mga LGBT, especially sa mga homosexual. Katong sulti mo Sir Edgar nga ang babae mas grabe pa sa kanang mga homosexual when it comes to kanang patawang pansin na mas modern pa ang kanang isulti. Uy, palo, tuloy ko na. It boils down sa training, sa exposure, sa peers, sa ito kay what is, kung natin standard, kung babae ka, you go with a standard. Dili kay magpakalahik ka. Tungod kay kulang ka sa pansin, kay tuwa ka sa imbalay, kulang ka, dabudabuhan ka rito. So pagkawasi mo, mahihiray ka rin. Oh, ano na siya. And then, in addition to that, ang mga lala, ang mga bayot manggod, nagpakababayi. Di ba ang normally, ang babayi, mas tabian, mas giat, compare sa lalaki. So sila po, nga ilang committee, o oh, mababayi, nagpakalaki, so formal sila. Gentlemen. Yes, gentlemen. That's the reason why nganong nana. So dili ka malipo, dapat nato i-understand. It's because half of us is women. Nagpadulong magulit babae nga lalaki ni. So ang amo ang pag especially karon kami nang isiga tabi si ang mga susama ka nato nga mas nabay kahibalo when it comes to behavior, so when it comes to kita mo yung influence sa mga young ones. Kita yung nurture how to behave, how to act properly. Kay mo ba na ito mahitong tawag ni kasi dayon. By the time na mawala na kadili, at least na kay mahatag sa imong mga generation next na this is what is supposed to do. No, nga, baki ko, trans ko, pero kabalo ko kung saan na ako ang paghimo sa akong kalingon na dili ISO sa sudan, no? Dili liability sa sudan. So kana, so gihangyo na ako, dili lang kay kami kada ng linko dili karon, kung dili, kada ng minaw, ng gita nga, for sure, daghan ang mga adults pakanamo. So, in your own little way, tabangan na ito ang mga generation next, ang mga young ones na mahatagan na ito sila kung kunsay dapat nilang mahimo, makuha from us na pwede nilang i-apply sa pagkalingon para hindi sila mahimong salawan yun sa sosyudad. So, maura ka na ito ang akong punto when it comes to mga na yung mga paglaro na una sa maunga henerasyon. Yan, yeah, exactly. Okay, ang babatas ko gamay mo na ito, Mer, kiningi ang usap ba inyong ang community sa LGBT karon? Is it composed of from all walks of life, wala din mo yung dipihin ng mga membro, kaya nga no, di ba po na ito mapignan? Kaya bitang, how will you police? No, how will you police? Di or kanyang ang maintain sa inyo karoon na gusto na acknowledgement sa community ninyo. Kung naadere po yung uban na magbong kayo, ano, bakit naman ito mali ko yan? Pag different walks of life group, di ba? So how do you do this? Para ang lumot man ang advocacy na ito niya, maadaot o niya ang mga yun, kung di ka kabalo mo, kapag mo polis ang mga kung neutral product na ito ako, sabi na kay, nakikita na sa kariyan sektor sa katilumban. No, kaya naman tayo mga professionals sa LGBT, napoy mga digital professionals, napoy wala ang good in town, so how will you do this? Regarding ana, Sir Edgar, naman, hindi mo gina ito makuhanan nga hindi gina mahitabo na gina. Regarding first, ang first reason gina na labi na magkasamok-samok o manay mga ina na sa love life gina, labi na mag-ilog o bay, mag-ilog sa laki, natural man gina. So, ang dapat dyan namong kuhanan na buhangton is di kaya yung kung maindam, kung mo tayo Muslim, oh, may nakapabungkag, di ba last, di ba Jing, last pa na mo, nabungkag yun eh.
agyani kanila yung rivalry. Oh, kanila usay na rivalry. Di ba, Jay? Oh. Katong time, 2012, mo to siya'y last na mo ka naghatag, nag-release niya itong mga registration forms para sa LGBTQ na organization. Ang among pagdawat sa mga kanamo register sa members, so dili lang yun nga lesbian gay. So tanan dito, nakabutang to siya o unsa siya mga sexual preference niya dito. So nagalimigia dito nga, bisan malalaki ka o mababae, madawat ka as mga bua supporters for the LGBT community. So katulang, ang among organization, katong sa LGBT, na natin ang hitabo nga naanay ni Tap nagpatabang na mo kay Agi atong naay na Nicolata. So before po din mo hatag og action, amo sa jud pong sutaon o ngano. So naamang mi time nga ang amo apo ning mga kauban sa organization, mura po yung nakaingon, nganong nadapatan siya. So naamang mi nga anak nga tendency. So naamang po itong uban nga ato like atong bakuna mo nga member nga patanon pa na iya ang nakulata po na iya ang meeting partner. So amo po itong di-address, amo dito po siya di-dool kay Moral. Kuhan ko siya, nadihado dito kaayo ang amo ang transgender woman lang po siya. So nadihado siya. So amo po ito siya nihatagan o kaning attention. Then ang amo ang organization, pero na wala lang dito kayo siya na active kay kanamang kung mag-depend man sa mostly ang LGBT before kay na may political support nyo ni Hatag. So katong wala na kayo, so na-stop me. Then karoon na ay nag-organize nga among question kay na-organize sila kay gamitin siya para sa kanang political party. So ang hindi nga, dili lang tamang yun na dili na dito mo sulod. Kung katong before nga wala ka na Hatagan o kanyang support, so mag-stop ta nga kung wala ka mag-function. Hindi na sa tama, pwede pwede na tama paggamit for political kay samot na siya nga makapadaot o makapabwagsa sa isig ka membro na mo kay lay-lay o gidatigan. So amo ah, kita na magtinabangay. Mata mo nihatag nga. And then ang organization, na naman po ihatag na activity nga para ma-forum like mostly jud kung sa LGBT company akin community ang kanamot yung Miss Gay. So last year, nakapahimot na itong Amazing Queens nga i-representahan sa lain-lain ng mga grupo sa LGBT sa lain-lain ng munisipyo. So kato, na-forum siya din. Nakahatag po mili dito meeting o ka ng advocacy na po sa TV o HIV during sa pagkandak na mo ito. At gusto kayo palap sa ito. Ito na lang yung mga sabag sa mga kaya natin. Do you conduct also a sort of training or educational forum in your group para po aware sila kayo nagbita nito sa lalaing kwan like well good para sa inyo na wala ko na to highly educated mo no diba? How about those members ninyo na wala daw na wala ka yan mo nga ginitang kayo ba? So hindi nito inyo na organization pero po nung conduct po na awareness waking up wala ko kanyang i-accept pero mo ngayon na something put on in how to produce, how to conduct in the society or even something. Yeah, yes sir. Actually, focus na ko sa Red Light kay I've never been a member of the LGBT community. Yeah. Sa Red Light, magod ko na nag-join. Actually, sa Red Light, we conduct training, seminars, mag-train me. And then, we never practice discrimination. Everybody is welcome. Niya, mas nindot man gani i-train ng wala yung education. Okay? Like, during the training, if you're gonna be, ako na mga usunod ka training, dapat if nakay knowledge, like baso ba, kung naitubig, imo lang yap, iya muna ni mo tanan, para naapa kayo, puno, like, kung puno na ka, di naman ko ka matrain, bisod na kayo na i-train. Yeah, you come in and pick up. So, we will conduct training na pwede sila ma-peer educators like us, so dili na siya mo matter, wala di ba ganyan ni mo storya, kung sa amo ang mga professions, it's because we are there to train and to conduct advocacy. Yeah, everything is equal. Even high school na among ikandakan, equal na dyan na siya. Even mga tag-like na kandak man dito sa camp, amak sa Sikaya. So, equal lang. Even though mga pulis sila, ang amo-amang ko dito is wala sila yung information about HIV and AIDS. So, dapat sila makahibalo. And then, ihatag na mo ang tanan na dapat na mong ihatag.
And then, in addition po dito sa inyong rivalry between lovers, actually, mahapin na gina siya between gay to gay, and then tungkoy to tungkoy gay. It is very impossible na mangilog ni Uguyag nila ay nabayin mo na parihas ni nakalilas kami mo nakauyag. I'm actually sa 14 years na ka-existence sa Dipolo, never said ko nakadungog na tumboy o bayot na away. Kanang sumbagay, di ba? Di ba? Kanang wala ka. And actually, diya maguna siya mabutang kay in everything na inong ibuhat, dapat na agin ang respeto. Hindi na siya mawala. So at least sa among community at sa among gays community, nadyo yung respeto sa ila, as well as sila, nato yung respeto sa amo. Kaya hindi man good for pretty ng tumoy o bayot mag-away, kay kung tumoy, mas bagay, bayot o bayot, maglayo, magkino, magsara, bilahanin mo, magsara. Pwede. Anything under the heat of the sun, pwede, possible. So, naay mga itawag tumoy, pwede mag-away, depende sa sitwasyon. Homosexual to his brand, depende sa sitwasyon ni ilang kagubot sila. Might be financial, might be material, might be, we do not know, kahit kita gani, mag-away man ta gani, suon, mag-away man gani. So, there, posibilidad, naana. Pero, as much as possible, naano ko yung respeto. So, ang respeto sa mga lesbians, ang respeto sa ginawang homosexuals, kung ipa-insist lang, anytime, every time, wala yung may pag-ibot ng away. Ma'am, Edith, mabalik lang po sa mga utana ni Sir Edgar, kay at least happy na lang ba ang panahon no, nga mag-focus kita. Ako lang ipa-emphasize itong yung punto nga nabay mga training, nabay mga matabang sa itong LGBT community, especially itong sa itawag kong ikaw pa sa mamasa. Ang Red Light Advocates, pwede kayo kay We Are Trainers. So pwede kayo ni magpag-conduct o peer educators training para ang katungtuan ng mga naasa sa masa, mahimong peer educator. Kaya ang itawag kong peer, kung panalitan, parlors. Ang ilang mga ka-peer sa parlors, mahataga na mo o edukasyon, information, diin, pagkahuman sa training, sila na mismo ang roll out sa ilang mga ka-peers. Oo, muna yung level of understanding, muna yung level sa purpose na naami i-train me para makatrain me sa uban. Especially kaya ang target nato is masa. Kay ang masa, ang grassroots, mao'y target kay mao'y mas dakog risk go when it comes to transmission sa HIV. Okay, briefly, last question, final question kay seniors na si Tax. Briefly lang, challenge ahead. Wala ba mo naka-experience na ang dagla tayo ni? Kapoy na mag-a-a-a-a. Gawas nga, biyayon ta, insultuhon ta, wala sakto nga panding, wala pa nata ang kanunay na taaning gipangkuhan, pagkapoy na mag-a, magunda na taami, o kay mabungkam na rin ang grupo, wala na dayon. So, Actually, ma'am, this will be our lifetime commitment. Actually, pero ang among tubag is because we love the community. Love na mo ang mga tao. Kanang gisave na mo. Actually, kani ako yun yung ibalik-balik during the advocacy kay kami, mga nurses, masad me. We used to work in a hospital. Pero minimal na kayo ng patients ang mga save na life. But this time, we are saving the entire Zamboanga del Norte. Kaya maumaguna ang amo ang mission, amo ang goal, na maluwas na mo ang mga katawan, especially o PLHIV na, HIV positive. So at least man lang, maling sila sa treatment care, sa treatment and care.
So, treatment hub, makakuha silang mga supplies, nga libre, na maprolong nila ang life, di ba? Lagi na kayo, mauna din ang prices plus, nag-invite me ang mga municipalities, school, even principal, mga mayors, mag-thank you na mo, lagi na kayo ang pasalamat, lagi na kayo ang mong paminaw ba? And then, naapoy mo dool na mo nga, kanina, alin na siya yung mga experiences with the STI, with nasa yung mga kanang risky behavior, sir, ganahan siya kung makapalo sa akong status. And then we found out na ma-HIV positive or PLHIV sila, at least man na at the early stage, kay early detection, early treatment. So maumala siya. And then we always say na prevention is better than cure. That's why maumala siya na ang makapapugong na mo not to stop this advocacy. Okay, very well said. Parting words and statements, no? Ikan sa ato mga bisita, ato mga brothers and sisters, no? In Christ, no? Nga na nakaroon sa LGBTQIIAAP. Okay, Michael, ikaw na. Okay, thank you kaayo sa pag-invite ni sa kapihan, sa dipolog. And then, thank you sa opportunity nga naamit ikaroon na kapamino. And then, ako lang ihatag sa mga katawan o sa katilingban na dapat we are doing our part, you should also do your part. So atong mag-higusa ta na mapakgang nato ni nga maong stigma. And then kaning pagkalaghan sa ato ang mga cases because we don't want yun ang Dipolog City, especially sa atong city, even napitan ka ng mga nila na kuhan na dili mahimo sila o category A. Kaya once category A nagun ang isa ka lugar, hindi na siya makontrol. Even pa magtambing-tambing. Pero ulang nakabokan sa Dipolog? 60. Ito 60, okay. Okay, Tabing, patanga. Salamat kayo sa nung dumalan niya ito ang programa Kapihan sa Dipolog. As the president sa LGBT, salamat kayo o labi na sa amo ang kapalihan mo o sarili kasulti. I'm against the six marriage. Thank you. Okay, thank you so much, no? Si John Luis. Okay, no. Pasalamat ni sa naghimo aning kapihan sa Dipolog for the second time na invite ako ng Red Advocates. Hinaot na sa LGBT community na hinaot na mag-iusan gihapon kita sa na doon na natin mahingo na po ng mga aktibidades karong mga umaabot niya panahon. So, dagang salamat na din sa DR na gihatagan nila o panahon para upahayag sa amo akong mga kahimalo o kung saan ang mga informasyon na mahatag para sa ato ang komunidad. Thank you so much. Last but not the least, yung owner ba is, please. Okay, isip pasalamat sa atong istasyon this DR, no? Pasalamat kami nga sa kagawin kayon, yatagan kami o dua ka oras nga higayon para mapasagot na ito kung saan ang existence o kung saan ang pasagot ng LGBT community ba, sa tunog, kaya kung sa mahatag na ito kung saan ang HIV, kung saan ang AIDS. Pero, amang na lang kaning pangayoon sa mga itawag o population diin appeal sa atong gay population sa atong LGBT community na be careful, no? Kung unsa man gani ang atong mga sexual activities, be protected with kanang itawag o condom para dili mutaas ang atong statistika, datos, particularly sa polo, kay 60 na magkakaroon, dili na magbungagan pa, no? Senyor. Oo, sa nagpa-test lamang ka na. O mahitungon usab sa atong itawag, mahitungon usab sa atong commitment, ang Red Light Advocates, after nahimong trainers, lahat nahimong gitrain sa Department of Health Regional sa Kapuluan, no? Magpadayon ang among commitment hangtod sa among sulting Sir Michael, lifetime commitment ito. Kaya ano man, kung naatay mga ahensya, like ang atong Provincial Health Office, nabi panguluhan ni Ma'am Abigail Busan ng Lugyo, naatay ito lang siya ang atong Provincial HIV/AIDS Coordinator, no? Sa programa. Kami, being support group, sa mga programa, ato kining pagabuhigon. Pagayon hangtod sa ato, kaya naman, ang pangutana mao kini. Dako na kaayo ang atong statistika sa Sambuanga del Norte. Kung dili mulihog ang susama sa atong mga grupo, kinsa ka man. Kung dili ta mulihog karon, kanus-a ka man. Muna yung among ipabilin na pangutana,
isera mo muhawa ni karon nga programa. Kaya dapat everybody should act, engage aron mahimo kita nga usa sa mga mitawag advocates pagsumpo sa taas kay saka nga pagsaka sa statistics sa atong probinsya. So daghang salamat Ma'am Edith, Sir Edgar, salamat kayo sa inyong panahon paghatag sa maong pagpadaya sa atong HIV program, sa atong LGBT community issues. Okay, thank you so much. Wala na ito yung panahon, no? Salamat kayo sa itong mga bisita. Tarumunta agad ito sa LGBTQ, TTIIA, AP, no? Sa sector sa itong society. Because tinigit sila, really, na ito sila ma-padaklin. Kaya naku, may silang role sa itong society. And they are very much productive citizens of our country. Thank you so much, Michael, Tabi, si Jan Luis, and Clamer Valles. Nga niari din mo diri sa atong kapinan sa Dipolo. Nagpasalamat kami ka kuha mo ni ikaw sa inyong mga informasyon, sa inyong mga kahibalo, para atong mapaang dito sa atong mga naminaw para muntaga pumingon lang sa atong mga viewers all over the world. So, to God be all the glory. No? Salamat kayo sa tanan. Salamat sa kagayunan. Thank God for the gift of life. Salamat sa mga friendship, sa atong mga umahabot pa ng mga higala, sa atong LGBT community. Salamat kayo ninyong tanan na nakaimo sa kita, dili sa atong kapihan sa Dipolo. Salamat na to kang Silbert at Reti Kululiano, mga higala sa to ang live streaming www.rmpolo.tv.com. Salamat na to kang Silbert at Tax Lumba, mga higala sa atong timog sa kahanginan sa simultaneous broadcast sa RMN DXDR 981 AM, kung yun lang sa IFM 94.1. Salamat sa dito ni Gary Lewis sa iskasyon. Then, yes, Edgar. Next Sunday. Next Sunday, before I forget, guys, tapitan ta live coverage dito sa July 22 is Sunday. Next Sunday, dito ta sa Dapitan City Ancestral House ang opisina sa the tourism office ni Madam Apollo Marie Agolong. Ato ang guest, ang XB Jensen World Champion ng mga dancers. Tao ba na itong fluvial nga parade nga may gahan doon, ani niya, para sa Kinabayo Festival. So, kini si Edith Pahit, ito mga regular uncle and host sa Kapilan sa Ipolabing ng Kaninyo. Happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away.